One. Do you want to experience a life free from all condemnation? Have you been feeling tired of this life and yet nothing seems to go right? Find rest and grow more in the knowledge of Christ, and let's hear the sound of His grace. Blessed evening, everyone. You are watching the live podcast of our program, The Sound of His Grace. Maraming salamat po sa inyong patuloy na sumusubaybay ng programang ito. Of course, excited po kami na every Thursday po ay makasama po namin kayo para po sa mga napakagandang mensahe po na ibinibigay ng Diyos sa atin. So sa gabing ito ay diretso na po ako para sa salita ng Diyos at nasa pong bigyan ng paksang pag-uusapan po natin. It is trust in God who works behind the scenes for you. So paano tayo magtiwala sa Diyos na alam natin kumikilos behind the scenes for our good. Sa Bible po, mayroong isang babae na dumanas po ng katakot-takot ng mga challenges sa buhay. Actually, siya po ay isang Israelita at siya po ay galing sa Bethlehem, the house of bread, and yet ang buong sambahay niya, kasama ng kanyang asawa, mga anak, ay nagpunta po sila sa Moab dahil po ang kanilang lugar na tinitirhan po sa Judah ay nagkaroon po ng matinding famine. At subalit po sa Moab ay nagkaroon po ng mga challenges sa buhay nila. Ang buong sambahayan, nawalan po siya ng asawa, nawalan po siya ng dalawang anak, at natira lang po sa kanya yung kanyang daughter-in-law. At tinutukoy ko po sa inyo, actually po ay walang iba kundi po si Naomi in the book of Ruth. So makikita po natin na si Naomi po ay nag-decide na bumalik sa Bethlehem dahil nakita po niya ang buhay niya sa Moab ay tila bagang wala pong magandang patutunguhan. At pagbalik po niya ng Bethlehem ay nag-decide po ang isa sa kanyang manugang na si Ruth na sumama po sa kanya. Dito po nang sila po ay bumalik sa Bethlehem, ang sabi po ng Ruth chapter 1 verse 19, "Now the two of them went until they came to Bethlehem, and it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited because of them. And the woman said, 'Is this Naomi?'" So makita natin, excited po yung buong city sa pagbabalik po ni Naomi. Talagang na-miss po siya ng kanyang mga kababayan. Ibig sabihin talagang maraming nagmamahal sa kanya sa lugar na kanyang iniwan. At ang sabi nila, "Is this Naomi?" But then ang sabi po ni Naomi, "Naomi said to them, 'Do not call me Naomi, call me Mara.'" Actually po, the word Naomi means pleasant or jolly. Pero ang sabi po ni Naomi, "Huwag niyo akong tawagin pleasant, huwag niyo akong tawagin jolly. Instead, call me Mara. And Mara means bitter." So, pati po yung pangalan niya, ayaw na niyang marinig. No? Ayaw na niyang marinig na siya pleasant, na siya jolly. Mas gusto pa niya narinig na siya bitter. At ang sabi po niya, sa same verse, verse 20, chapter 1 of Ruth, ang sabi niya, "For the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me?" So makikita na po natin na si Naomi, instead po sa matinding challenges na dumating sa buhay niya, magtiwala siya sa Diyos, ay sa kanya pong sinabi ay sinisipan niya ang Diyos sa lahat po ng nangyari sa kanila. Ang sabi niya, "The Almighty has dealt very bitterly with me." Ayun! Kaya pala gusto niya tawagin na lang siyang bitter, tawagin siyang Mara. Kasi ang kanyang pagkakaalam ay ginawa ng Diyos na mapait ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, pinagbibintangan itong si Naomi, si God, sa nangyari sa buhay niya at sa kanyang buong sambahayan. Parang sounds familiar, ano? Kasi may mga tao talagang pag dumating yung mga matinding pagsubok sa buhay, instead na magtiwala sa Diyos na alam natin kayang gumawa, kumilos behind the scenes for our good, ay nakukuha natin siya pang sisihin natin. Para bang ulang na lang ay sumbatan natin ng Diyos. Parang siyang may kagagawa ng lahat ng mga masasamang nangyari o nangyari sa buhay natin. So, ganyan po si Naomi, no? At dito po sa verse 21, ang sabi pa niya dito, "I went out full and the Lord has brought me home again empty." So, ibig sabihin, nang umalis sila ng Bethlehem, talagang mayroon sila. Kumbaga, may kaya, may sinabi sa buhay.
Pero ang sabi niya, the Lord has brought me home again empty. So si God na naman ang may kagagawan na kinuha ni God lahat ng kayamanan. Ganun ang ibig sabihin ni Naomi. Ibig sabihin ni Naomi, tinanggalan siya ng Diyos ng lahat ng mga properties, kayamanan. At ngayon, binalik siya ng Diyos dito sa Bethlehem na walang wala. As in, very poor. Yan ay kagagawan na naman ba ng Diyos? Yan po ay sinabi ni Naomi, no? Pinagbibintangan na naman niya ang Diyos sa kanyang pagdanas ng kahirapan. At ang sabi po niya, why do you call me Naomi? Since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me. So, tatlong beses po niyang binanggit ni Mara ang disappointment kay God na sinisisi niya talaga, directly sinisisi niya ang Diyos. Indirectly sinisisi niya ang Diyos ang nangyari sa kanya. Sinabi niya ito sa mga taong pumupuri sa kanya dahil sa kanyang pagbabalik pero hindi siya masaya at ang blame talaga kay God. So, marami po sa panahon natin ngayon na sa halip talagang pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabaitan sa atin, ay nakukuha pang sisihin siya sa mga nangyayari. Pinaniniwalaan natin pag dumadanas tayo ng challenge sa kanya galing ito. Actually, maling paniniwala po yan. Huwag nating isipin at huwag nating sasabihin, kapag dumadanas po tayo ng tinatawag na financial challenge sa buhay, yan po ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi may narinig ako nagsabi na, sa oras na ito, may mga pagsubok ako, dinadanas. Ito yung mga na meron akong financial lack, meron akong yung iba naman, meron akong physical sickness. At ang lahat ng ito ay binigay ng Diyos sa akin. Ang sabi nila, para ako'y magiging matatag, para ako'y maging malapit sa Kanya, para ako'y maging committed sa Kanya. Kaya pinagkaloob ng Diyos sa akin ang lahat ng ito. Wow! Parang titignan mo, maganda, ano, may sense. Kung titignan mo, pero sa totoo lang, nonsense po yun. Kasi bakit mo sasabihin yung mga troubles na dumating sa buhay mo, yung sickness, yung financial lack, o anumang problema, ay binigay ng Diyos sa'yo para ikaw ay maging close sa Kanya? Ibig sabihin, ganyan ang Diyos, bibigyan tayo ng karamdaman, bibigyan tayo ng kahirapan, nang sa gayon matuto tayo mag-commit sa Kanya, nang sa gayon matuto tayo lumapit sa Kanya. So, parang sinasabi natin kung ang isang, let's say si God, siya ay daddy natin, tatay natin. Parang sinasabi natin, ang isang daddy o isang father, bago niya, o para lang maging close sa Kanya, ang kanyang anak, ay bigyan siya ng pahirapan siya. O ano ba, parurusahan niya ang kanyang anak para lang maging close sa Kanya. Meron bang magulang na ganyan? O diba, hindi naman natin gagawin tayo mga magulang na ang anak natin ay mapaparurusahan, o anak natin ay pahirapan natin para lang maging malapit sa atin. I don't think so. At kung may gagawa man po dyan ng mga magulang, kaya niyang gawin yung kanya, I don't think na kaya gawin ng Diyos yan sa atin. Kasi po, ang Diyos ay hindi po siya nagbibigay ng sakit, o karamdaman, o kahirapan. Well, in fact, ang sabi ng Bible, ang sabi ng John chapter 10, verse 10, ang sabi ni Jesus Christ, the enemy came to steal, to kill and to destroy. At ang tinutukoy niyang enemy, walang iba, of course, kung sino ba naman nagbibigay ng sakit karamdaman, this is Satan. But ang sabi ni Jesus Christ, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. So, ang purpose ng pagdating ni Jesus ay upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ganon din po ang ating Diyos. Panahon po ng lumang tipan, nakakalungkot sabihin, pero sa mga troubles na dumarating sa mga Israelita, ang Diyos palagi ang sinisisi nila. At nawa sa gabing ito ay ma-enlighten po tayo na hindi po ang Diyos ang may kagagawan ng kahirapan. Hindi po ang Diyos ang may kagagawan ng mga karamdaman. Ano? Sabi ko nga, ay kung si God na nagbigay ng iyong karamdaman na sinasabi mo, galing sa Diyos yan, abay, huwag mo nang ipag-pray na mawala yan kasi galing sa Diyos. So, ilalagaan mo kasi galing pala sa Diyos. But I don't think na ibibigay ng Diyos ang anong masakit karamdaman. Sa halip, paniwalaan mo kapatid, ang sabi ng Bible, by Jesus' stripes and by His wounds, you are healed. So, yun ang dapat mong tandaan, okay? Kung ano man ang mga pangyayari sa buhay mo, nangyari ngayon na hindi maunawaan, huwag mong sisihin ang Diyos. Okay, may mga pagkakataon po, kaya naranasan natin ang isang bagay kasi bunga po ng ating mga maling desisyon, no? Minsan tayo din po talaga yung, sabi natin, tayo talaga nagkamali. Nag-decide tayo ang mabilisan na hindi tayo humingi ng wisdom kay God, hindi tayo humingi ng guidance. At nung na-realize natin, mali ang desisyon natin, ngayon, ang Diyos ba ang ating sisisihin dyan? Meron din po sa Bible na nagngangalang Job, na si Job sa kabila ng mga matitinding pagsubok o mga challenges na dumating sa kanya, naging matatag siya. Pero sa mga sabihin natin negative words na narinig niya sa kanyang mga kaibigan,
actually na-influence din si Job na sisihin si God sa pangyayari sa kanya, sa pangyayari sa buhay niya. Kaya at the middle of Job, makikita natin na sinisisi na ni Job yung Diyos sa mga nangyari sa buhay niya, na tila bagang si God ang may kagagawan kung bakit siya nawalan ng mga sa buhay, nawalan ng negosyo, yung matinding paghihirap sa kanya, nagkaroon ng matinding karamdaman. Pero alam niyo, may magandang sinabi ang Diyos sa kanya. In the book of Job, chapter 38, at babasahin ko rin niya sa Tagalog, ang sabi po ng verse 4, sabi ng Diyos kay Job, simulan ko na siguro ng verse 1, okay, hanggang 4. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Ang sabi niya, lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. So, tingnan natin, ang sinabi ng Diyos, napakaganda. Hey Job, complain ka ng complain. Ako pa yung sinisisi mo sa nangyari sa buhay mo. In fact, pag alam lang natin talaga kung ano yung saloobin ng Diyos kay Job, actually, pag tinignan natin yung Job chapter 1, pinagmalaki ng Diyos itong si Job sa harap ni Satan. Ang sabi niya, yung lingkod kong yun, wala siyang katulad. So, pinagmalaki talaga siya ng Diyos sa kanyang katapatan, sa matatag na pananampalataya. Pero nakakalungkot lang, nakuha talaga matuksin ni Job na sisihin niya si God sa matinding nangyari sa buhay niya. So, ano sabi ng Diyos sa kanya? Lumalabas na wala kang alam ngayon. Kasi bakit sisisihin mo ang Diyos na lumikha sa'yo? Sisisihin mo ang Diyos na nagmamahal sa'yo? Sisisihin mo ang Diyos na, sabi niya, hindi ka pataho, inandyan na siya, no? Kaya sabi niya kay Job, nasaan ka nang likhain ko ang mundo, Job? Mayroon ka bang alam? Sabi niya, kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. O, napahiya si Job dito kasi na-realize ni Job, oo nga, no? Hindi niya kayang husgahan ang karunungan ng Diyos. No, sa halip sana talaga magtiwala, sa halip talaga mag-complain kay God, di ba mas maganda magtiwala sa Kanya? Okay? So sa buhay natin, no, kung sino man ang nanonood sa oras na ito, na dumadanas ka ng mga matinding challenges sa buhay, paalala sa iyo, huwag mong sasabihin galing sa Diyos yan. Huwag mong sisisihin si God sa mga nangyari sa buhay mo at mga nangyari in the past. Instead, pagtiwalaan mo na may magagawa ang Diyos na mabuti para sa iyo. Okay, balikan natin si Ruth, no? Book of Ruth, si Naomi. So, kasama ni Naomi si Ruth, nagbalik sila sa Bethlehem at pagdating sa Bethlehem, sabi niya, walang-wala siya, pero hindi niya alam, mayroong isang asset na binigay ng Diyos sa kanya. And she was Ruth, her daughter-in-law. So, bagamat si Ruth ay isang Moabite, pero mayroon siyang matatag at malalim na pananampalataya sa Diyos ni Naomi. Buti pa nga yung sinasabi natin unbeliever dito ay nakuha niya magtiwala sa Diyos ng Israelita, ang Diyos na buhay. So, meron siyang malalim na pagtitiwala sa Diyos ni Naomi. Alam niya, kahit dumadaan sila ng paghihirap, alam niya, meron pa rin panahon na sila'y makakaahon sa kahirapan. May pagbangon. So, makikita natin, pag binasa mo yung Book of Ruth, bagamat si Ruth po ay nanatiling humble, actually, namulot lang siya ng mga ipang natitira sa Bukirin, ang sabi ng Bible. Pero alam niyo, gumawa ang Diyos sa buhay ni Ruth, then eventually, na-bless po si Naomi. Sa paanong paraan, na-meet po ni Ruth si Boaz. Si Boaz po ay tinatawag na kinsman redeemer. Pag sinasabing kinsman redeemer, ito po yung malapit na kamag-anak na pwede pong umako ng responsibilidad o yung pribilehiyo na tumayo on behalf of the relative na may dinadanas po mga troubles or challenges sa buhay. So, ibig sabihin, siya po ay pwedeng tumayo para tubusin niya ang kanyang kamag-anak ni Naomi sa kanyang matinding kahirapan at pagkawala ng asawa ng kanyang daughter-in-law na si Ruth. So, ibig sabihin ito, decided po itong si Boaz na akuhin niya yung responsibility na maging asawa nitong nabalo na si Ruth. Okay? So, bagamat hindi po siya yung priority, mayroon pa pong kamag-anak na priority na dapat umako dito sa responsibility, pero hindi po nila tinanggap yung responsibilidad. In short, ibig sabihin po, si Boaz po ang tumanggap ng responsibility. In short po, minahal niya itong si Ruth. Tinanggap niya itong si Ruth. At ang sabi ng Bible, sa mga salita, si Boaz at si Ruth ay naging
mag-asawa. So, good news po ito. Kasi, bakit po? Sino ba si Boaz? Actually, si Boaz po, isa sa kinilalang napakamayamang kabataan o taong nabubuhay sa panahong yon, sa lugar nila. Sa panahon natin ngayon, matatawag natin Don Boaz po siya. Talaga, mayaman siya. Ginagalang, nirespeto, may impluensyang tao. At and yet, makikita natin si Ruth, simpleng tao lang, walang-wala, namumunod lang sa mga natitirang mga iba doon sa bukirin ni Boaz. Pero sino na pangasawa ni Ruth? Yung pinakamayaman. So, ano masasabi natin dito? Di po ba favor ito? Hindi po ba biyaya yan mula sa Diyos? Yung iniisip mo, hindi mo talaga, parang imposible, no? Imposible makaahon sa kahirapan, imposible na makapag-asawa ng mayaman, something like that. Pero dumating. So, paano nangyari yun? I believe behind the scenes, inayos ng Lord ang pagkakilala ni Boaz at ni Ruth. Ang Diyos, ang lahat ng gumawa sa mga pangyayaring ito na nagtagpo si Ruth at si Boaz. So, katulad ng sabi ko kanina, sa halip na tayo mag-complain kay God, matuto tayo magtiwala sa Kanya na kumikilos behind the scenes for us. So, behind the scenes, God is working for your favor. Na hindi natin nakikita yan, pero may ginagawa ang Diyos. Yung mga nawala natin, sabi nga ng Bible, alam nyo, ang ganda na sabi ng Isaiah, yung lahat ng nawala na ninakaw sa atin ni Satan, i-restore ng Lord, ibabalik pa, doubled po, sabi po niya. He will return to us twice, ang sabi po ng Bible. So, dodoblihin niya yung mga nawala sa atin. So, dito po, makikita po natin na si Naomi, na sinasabing pinagmalupitan siya ng Diyos, pero behind the scenes, ang Diyos ay kumilos sa buhay niya. Pinagpala po ng Diyos si Naomi sa pamamagitan po ng pagkakakilala ni Ruth at ni Boaz. So, naging magkasawa po si Ruth at si Boaz at in chapter 4, ang sabi po ng verse 13, Boaz took Ruth and she became his wife. And when he went into her, the Lord gave her conception and she bore a son. So, ang sabi po dito, then the woman said to Naomi, Blessed be the Lord who has not left you this day without a close relative and may his name be famous in Israel. And ang sabi ng Bible, verse 16, Then Naomi took the child and laid him on her bosom, and he became a nurse to him. So, tuwang-tuwa kayo si Naomi kasi nagkaroon siya ng apo. At siya po ang nag-alaga sa kanyang apo. At ang sabi po ng mga kaibigan niya ngayon, mapalad ka, Naomi. At pinagpala ka ng Diyos. So, alam po ninyo, noon pa man nakita yan ng kanyang mga kababayan eh. Nang batiin siya, nang bumalik siya sa Bethlehem na sinabi sa kanya, Welcome! Naomi, welcome, pleasant, welcome, jolly. Para sa mga atin, welcome, blessed. Pero ang problema, hindi talaga nakita yun ni Naomi. Pero hanggang ngayon, yung kanyang mga kababayan, nakita nila yun. At sabi nila sa kanya, pinuri si Naomi, napakapalad mo. Then ang sabi ng verse 17, Also the neighbor woman gave him a name saying, There's a son born to Naomi. And they called his name Obed. Okay, and he's the father of Jesse and the father of David. So, di ba napakaganda po, no? Pag tinignan po natin ito, na kasama po ang pangalan ni Naomi doon sa ginamit ng Diyos upang maipanganak po itong si David na galing po kay Jesse, na si Jesse ay galing naman kay Obed, at si Obed po ay ang anak po ni Ruth at ni Boaz. Oh, di ba? So, anong makikita natin dito? Si God ang nag-arrange ng lahat ng ito. Yung iniisip ni Naomi na wala ng pag-asa, iniisip na pinagmalupitan siya ng Diyos, ano ngayon na nakita niya? Di ba? Nakita niya yung favor, nakita niya yung blessings ng Diyos sa kanyang buhay. Kapatid, sasabihin ko sa iyo, kung ano man ang pinagdaanan mo o pinagdaraanan mo ngayon sa buhay mo, hindi pa tapos ang lahat ng yan na hindi pa tapos ang pagkakataon para sa iyo. Ang ibig ko sabihin ay nandyan ang Diyos na kumikilos sa ikabubuti natin. Alam mo, ang kailangan lang talagang gawin ay pasalamatan mo siya sa anumang sitwasyon ng buhay mo. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, in everything, give thanks to the Lord. Diba? Ang yun po ng sabi ng Bible, at ang sabi ng Bible, for all things work together for good to those who love God. Hindi mo man naintindihan kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Marahil ay hindi mo kayang i-appreciate ang mga bagay na naranasan mo. Pero kapatid, wala naman tayong pwedeng dahilan upang sisihin natin si God kasi mula pa napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabait ng Diyos sa atin na kailanman hindi siya nagkulang. So kaya po, katulad po ng atin na nakita dito, ay
wala tayong pwedeng gawin kundi tumingin lagi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mabubuting bagay at paniwalaan mo katulad ni Ruth. Actually, si Ruth nawalan siya ng asawa. Kung titignan mo, talagang very disappointed din yung buhay ni Ruth, no? Pero hindi nawala ng pag-asa. Yun ang sinasabi ko, nawalan ka ng mahal sa buhay, huwag ka mawala ng pag-asa. Nawalan ka ng, ano ba nawala sa'yo, negosyo? Ano ba nawala sa'yo, boyfriend or girlfriend? Ano ba, finances? Alam mo, ayan mo yung mga nawalang yan. Ang mahalaga, hindi nawala ang Diyos sa'yo. At ang mahalaga, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi higit pa dyan, kayang ibalik ng Diyos, kayang ibigay ng Diyos, higit pa sa inaasahan mo, kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Bakit hindi tayo magtiwala sa Kanya? Kung hindi ka pa magtitiwala sa Diyos na may kakayang gumawa sa'yo ng mabuti, kayo ka magtitiwala sa lakas mo, sa kakayahan mo, na alam mo naman hindi mo kaya? O diba? Ba't di mo magtiwalaan ng Diyos? Alam niyo ba, dito po sa ating binasa, yung buhay ni Boaz ay larawan po ng ating Panginoong Hesukristo? Actually, pag tinignan natin yung Book of Ruth, ang mensahe po nito ay ang pagkakaroon natin na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, na si Jesus Christ ang tumatayong Boaz ng buhay natin, no? At tayo po yung Ruth, na tayo ang church na pinakasalan po ng ating Panginoong Hesukristo o minahal ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, sabi ko na pinakasalan, pero may malaking piging na magaganap po dyan pagdating po ng araw na dumating ating Panginoon, sunduin po niya ang kanyang church. So pinapakita ko lang po, ang relationship between Ruth and Boaz was a picture of a relationship between Jesus Christ and His church. At kasama po tayo doon. Kaya si Jesus Christ po, ang siyang kinsman redeemer po natin, na nakita niya ang sitwasyon natin. Nakita niya po na sa lahat ng ating mga ginawa, pagsisumikap, mga pagpapagal natin, hindi natin kinaya. Nakita niya yung kapaguran natin. Ginawa mo na lahat, sinubukan mo na yung mga alam mong dapat gawin, pero hindi mo pa rin kinaya. Di ba? At nakakalungkot, nasacrifice ang marami. Di ba? Sabi ko lagi sa inyo, nasacrifice yung time mo sa sarili mo, nasacrifice yung time mo sa family. Di ba? Kasi nga, pinagsikapan mong gawin ang lahat sa iyong sariling lakas, sa iyong sariling kakayahan, pero talagang hindi mo kinaya. Thank God, dumating si Jesus Christ na bagamat ang dami nating mga flaws, ang daming sabi ng Bible, maraming wrinkles, kung titignan natin, hindi naman tayo kaganda sa harapan niya, pero alam mo, sa tingin ng Diyos, sabi ng Bible, flawless tayo, spotless tayo sa tingin ng Diyos, na hindi niya nakikita lahat ng kamalian natin. Hindi niya nakikita lahat ng kapangitan natin. Kaya sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, talaga napakaganda natin, napaka-precious natin sa Kanya. Minsan, masasabi na lang natin, ewan ko ba, ano ba yung nakita ng Diyos sa atin? Sa akin, bakit ako minahal ng Diyos na ganito? Ewan ko ba? sabi ko minsan, parang yung kantang, ewan ko ba kung bakit type kita? Hindi ka namang gwapo. Yung mga, di ba? Parang, God, ano ba nakita mo sa akin? Di ba? Ano ba? Mayroon ako na nagustuhan mo. Actually, sa totoo lang, pag tinignan natin, wala eh. Pero, talagang, minahal lang tayo ng Diyos. Bilang siya, I mean, bilang kasi siya ang Diyos na mapagmahal, at minahal tayo, bilang tayo din, na hindi naghahanap ang Diyos na kailangan maging ganito tayo, maging ganun tayo, para mahalin. Hindi, actually, mahal tayo ng Diyos kahit nung tayo mga makasalanan pa. Kahit yung hindi ka naniwala sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Kasi sabi ng Romans chapter 5, verse 8, while we were still sinners, Christ died for us. So, ibig sabihin nun, hindi niya hinintay na maging righteous tayo, hindi niya hinintay na dumapit tayo sa Kanya. Talagang, pinili pa rin ni Jesus Christ na mamatay sa cross para sa atin because of His great love for us. So, yan po talagang hirap ipaliwanag, pero kailangan paniwalaan na lang natin na ganyan tayo, kamahal ng ating kinsman redeemer, our Lord Jesus Christ ko. So kung si Ruth may Boaz, tayo po may Jesus. And I tell you, mas higit na napaka-bait, napaka-generous, at napaka-mapagmahal ng ating Boaz, ng ating kinsman redeemer. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung sa mga oras man na malabig tayo sa Kanya, sa oras na hindi natin maalala ang ating Panginoong Hesus, kailanman hindi siya malalamig sa atin. Kailanman hindi tayo kalilimutan ng ating Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos, God remains faithful to us even though sometimes you are faithless. Even though sometimes, ang sabi ng Bible, we are not faithful to Him, but God remains faithful to us. So, ganyan po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kapatid, sa oras na ito, nais ko sabihin sa iyo, mayroon pong inihahanda ang Diyos.
para sa future mo. Kaya yung mga pangarap mo dati na inisip mo na hindi na matutupad, huwag mong isipin yan. May katuparan ng mga pangarap mo na alam mong binigay ng Diyos sa iyo. At higit pa sa mga inaasahan mo, gagawin ng Diyos para sa iyo. Asahan mo, magtiwala ka, may inihanda ang Diyos para sa pamilya mo, may inihanda ang Diyos para sa finances mo, may inihanda ang Diyos na maganda para sa business mo, may inihanda ang Diyos na maganda para sa marriage mo, may inihanda ang Diyos na maganda para sa love life mo, may inihanda ang Diyos na napakaganda para sa kalusugan mo, para sa personal mong buhay. Pagtiwalaan mo siya, mahal ka ng ating Panginoong Jesus. Kung kinaya niyang ibigay ang kanyang sarili para sa atin, ano pa nga bang mga bagay na kailangan natin na hindi niya kayang ibigay? So, kapatid, sa oras na ito, kaya paalala ko sa iyo, nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo at pagtiwalaan mo siya, meron siyang magagawa at meron pa siyang mga magagandang bagay na gustong gawin sa buhay mo. Ang tanong, handa ka bang magtiwala sa kanya? At hindi mo sisisihin sa lahat ng nangyari o anumang nangyayari ng mga matitinding challenges sa buhay mo. Bago sabihin mo, God, thank you so much. And I believe all things work together for my good. Okay? So, sa oras pong ito, ay nais ko po kayong dalhin sa panalangin po sa ating Panginoon. At hindi ko rin po alam kung ano po yung mga pinagdaraanan sa buhay. Pero isa lang po ang alam ko, God is with you. God knows everything about you. And is able to help you. At anuman po yung mga concern mo sa buhay, nandyan lamang ating Panginoon. Kaya niyong tulungan. At gustong-gusto niya na magtiwala ka sa Kanya. So tayo po ay dumako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Father God, salamat po sa mensahe mo sa amin sa oras na ito na pinaalala mo sa amin, huwag sa lahat ng nangyari sa buhay namin. God, bagaman nakikita namin yung mga negatibo, nakikita namin yung mga pangit. Pero God, alam ko, sa'yo walang pangit, God. Alam ko, God, nangyari yung mga bagay na hindi namin inaasahang mangyari. Alam ko, kaya mo pa rin gawin to sa kabubuti namin. Paano po, oh God, kung si Naomi, oh God, ay hindi nagkaroon ng manugang na root? Paano nga kaya? Paano kung hindi sila nakarating sa Moab? God, siguro, masasabi ko man, nagkaroon sila ng maling desisyon, pero anuman po ang mga maling desisyon nila, God, inayos mo pa rin to. Binigyan mo siya ng Ruth na napakagandang asset para sa kanya. At ang Ruth na nanatili kay Naomi, siya pala ang magtutupad. I mean, gagamitin mo para matupad ang kanyang mga pangarap. God, right now, ang ating kapatid, kaibigan na nakikinig o nanon na sa oras na ito, Father God, I wanna pray for him or her right now, Father God. Anuman mga struggles niya, o God, sa buhay niya, God, and I, anuman po, o God, yung hopelessness na nararamdaman sa puso niya, Father God, remind mo siya na ang bawat pangarap na binigay mo sa kanya, tiyak natutuparin mo ito, oh God, para sa kanya. Na hindi siya kailangang tuluyang mawalang pag-asa, oh God, kundi manatili siya, nagtitiwala sa iyo, tumingin lagi sa iyo, magpasalama sa iyo, na paniwalaan meron ka ng ginawa na maganda para sa kanya, oh God. And I believe, as you've said in your word, Father God, ang lahat ng bagay ginagawa mo sa tamang panahon, oh God, na itinakda mo para sa amin. Kaya sa oras na ito, salamat po, pinagpapala kong bawat isa sa kanyang finances, sa kanyang negosyo, sa kanyang marriage, sa kanyang family, sa kanyang physical, oh God, at maging yung mga kabataan dito, nagpipray po, oh God, na kailangan magiging partner in life. Father God, continue to give them wisdom, oh God, let them see your direction, Father God, in choosing the right person for them, oh God. I believe meron ka nang nahihanda o inihanda para sa kanila. God, salamat po sa oras na ito. Ikaw ang aming pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, oh God, sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Okay, so glory to God. At minsan pa po, nice ko pong pasalamatan kayo, aming mga viewers, sa pagbibigay po ninyo sa amin ng inyong oras. At of course, nice ko pasalamatan at na-appreciate ko po palagi yung mga nag-share po sa kanila Facebook wall, dito po sa ating podcast po. Salamat po ng marami kasi sa pamamagitan po niyan ay lalo po natin na-spread ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At maraming salamat po. Ni-reach out po ninyo ang inyong mga kaibigan. Nakikita po namin yung mga post ninyo at tuwa-tuwa po ako dahil kasama po namin kayo sa aming mga pangarap na ikalat po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Okay, so gusto ko po munang batiin po ang mga viewers natin sa oras nito. First, from Sister Paula Galangso, sa ating po masugid na
taga-subaybay ng ating programa. Sabi po niya, good morning po, Bishop Jay Castro. Looking forward for your message today. Thank you for sharing the gospel with us and around the world. And God bless you richly and abundantly till your generations upon generations. Thank you very much. I receive that in Jesus' name and glory to God for that. Thank you. Okay. Yes. Thank you for watching po. Pastor Teng Dumandan. Sabi niya, watching from the Republic of the Philippines. Okay. Good evening, Strobet Pelayo. Okay. I just want to say hi to Jay Lee. Thanks for watching. Ganun din po kay Tim. Yes, thank you very much, Tim. Christina Palma, si Kasi and Kai. So, ganun din po kay Jean Olazo. Jean Olazo, na-appreciate po yung pag-share mo sa wall mo ng ating video. Of course, by inviting your friends to watch this program. Thank you so much. At ganun din kay Neza Antonio, Ordinario. Neza, good evening. Kay Stephanie Aquino, okay, nasa Singapore yan. Good evening. Sister Riz Kagiwa, kay Kenneth Lance Dumandan, and kay June Castro, yan, sa Taiwan. Ganun din kay Sister Zaida, po, Sister Zaida Garrido, kay Jocelyn, Jocelyn, thanks for watching. At ganun din po kay sandali, basa ito, kay Ano Campo de Vera. Okay, sino pa? Dean Jewel, sabi niya dito, hi Bishop, watching from Riyadh. Thank you very much, Dean Jewel. Okay, kay Georgia, kay G, thank you very much G, thanks for watching. Okay, nabing ba yung iba? Ano ba? Okay, so I hope you nabanggit ko na po lahat, no? Okay, ng ating mga viewers watch nito, nabating lahat. Thank you very much. At of course, every Thursday po, magsama-sama po tayo dito po sa ating programang The Sound of His Grace. At ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong lahat na sumusubaybay nito at nagsishare po nito sa inyo para sa mga kaibigan, mga mga sa buhay na gusto ninyong idali sa ating Panginoon. So, na-appreciate po namin yan. At sana po ay one day makita-kita po tayo ng personal. At sana din po sa mga mensaheng ito ay lalo niyong makita kung gaano kabuti at katapat ang ating Panginoong Diyos sa inyong mga buhay. Okay, maraming salamat po muli sa inyo. At hanggang sa muli pong pagkikita po natin. Thanks for listening in. Join us every Thursdays at 9 p.m. in the evening, only here at The Sound of His Grace.